And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. The apostles gathered together with Jesus and reported all they had done and taught. He said to them, "Come away by yourselves to a deserted place and rest a while." People were coming and going in great numbers, and they had no opportunity even to eat. So they went off in the boat by themselves to a deserted place. People saw them leaving, and many came to know about it. They hastened there on foot from all the towns and arrived at the place before them. When Jesus disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd, and he began to teach them many things. Sisters and brothers in Christ, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning to everyone. Good morning. Ang laki po at ang layo ng pagkakaiba ng mga nagamit na salita sa ating pagbasa sa ating ebanghelyo ngayong linggong ito. Pansinin po ninyo. Sa English translation nito at sa Kapampangan translation din po nito. Sabi po ng ating ebanghelyo sa English, "When Jesus disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, for the people." Pero kinamanong si Swan sa Kapampangan, sabi po nito, "Inyang ikit nung Jesus ding dakalataw, may lunos siya karela." Yun lang. Move with pity. Pero sa Kapampangan, merunos siya nga namo. Ano bang ibig sabihin nito ang layo ng pagkakaiba ng dalawa? Moved with pity, M-O-V-E-D, merunos. Ang ibig sabihin po nito ay ganito lang yan. Inglunos eya mo po kabudisipan. Inglunos eya mo po kabud sa sabiyan. Inglunos eya mo po kabud panamdaman, nun iti dapat mayayakit iya kinggetang gagawan. Ang awa ay hindi lamang hanggang isip ito. Ang awa ay hindi lamang po hanggang sa salita lamang ito o sa bibig lang ito. Ang habag ang awa ay hindi lamang hanggang sa puso o kalooban ito. Ang awa dapat nakikita yan sa mabuting gawa. Sa mabuting gawa, yan po mismo ang ipinapaabot at tinutukoy ng ating ebanghelyo sa ating lahat ngayong linggong ito. Mas gusto kong gamitin yung salitang ginamit sa English, moved, kaysa sa nelunos na habag. Moved with pity, ang ibig sabihin nito, si Jesus may ginawa siya. Si Jesus may ginawa siya. Noong makita niya, nakalunos-lunos ang sitwasyon o kalagayan ng mga taong nakikinig sa kanya, mga taong sumusunod sa kanya, at ang mga taong nagpapagamot sa kanya. Inginong Jesus, kinimotia, moved. Eya mo kabud na lunos nga naging Kapampangan. Itangking Kapampangan, bala mo po, mababoya. Pero in King English, para ka na ako, malalamya. Kasi kumilos si Jesus. Nang makita niya ang napakaraming taong sumusunod sa kanya, nakalunos-lunos, nakakaawa talaga ang kalagayan nila o ang sitwasyon nila. My dear friends, two questions for us to answer this Sunday. Number one, nano ing makatagkil kinggekang puso? Ano ba yung nakakaantig ng kalooban mo o ng puso mo? And the second question is this, kailan yung huling sandali o huling pagkakataon
na naantig ang puso mo. Kapilan itang tauling penandit, kapilan itang tauling pamikatagon na may tagkil kakapanamdaman. Makitindi po ninyo pansinin, may mga tao po, halimbawa, kapag ka nanonood sila ng telebisyon o ng TV, tapos yung pinapanood nila, drama. May mga taong kaagad-agad silang nadadala sa pinapanood nila. Di po ba? Lalong-lalo na yung mga mababa ang kanilang mga luha. Halimbawang nakakaiyak yung pinapanood nila, aseguradong yung nanonood, makikita mo, umiiyak din. Pag malungkot yung pinapanood nila, malungkot din sila. Bakit ka umiiyak? Nakakaiyak kasi. Yun ang sasabihin nila. Kamakailan lamang po, ngayon lamang po nakaraang linggo. Actually po, tatlo po ang ordinations natin dito sa ating Archdiocese. Itong buwan ng Hulyo. Dalawa na po yung naordinahang bagong pare sa Archdiocese natin. Yung isa noong July 15, yung pangalawa noong July 18, at yung huli naman po sa July 25. Yung sa July 25, maordinahan po siya sa Florida. Yung July 15 na naordin na po sa Dila-Dila, Santa Rita. At yung nakaraang Webis lamang po sa Balucok, Apalit naman. Mayroon pong pare, may kapatid akong pare, kasamang pare, kuyang pare, na actually po trending po siya ngayong nakaraang linggo. Kahit pa man din po magpasa hanggang ngayon, trending pa rin po siya. Bakit? Kasi nagmisa sila sa isang parokya, concelebrated mass. Siya yung presider. Nung matapos na po ang misa, yung final blessing, sabi ni Father, "In misa meyari ne, umeta na king kapayapan. Salamat king Diyos. Bila akong tiyako." Nagulat si Father. Pero alam po ninyo, bago pa man din po siya nagulat o nabigla sa narinig niya sa altar server na sumigaw siyang Biba Apong Tiago, nag-trending na po siya dahil sa ordination noong July 15 pa, noong nakaraang Lunes. Bakit? Kasi po, isa sa mga nakakaantig at nakakatouch during ordination sa bagong ordin na pare, kapag ka ipapasuot na po sa kanya yung istola niya, ng parish priest niya at ng parents niya. Noong pinapasuot na yung kasulyat, istola, sa bagong ordin na pare, itong kapatid na paring tinutukoy ko sa inyo, nung pinasuot na, pumapalakpak ng lahat ng tao, umiiyak na ang mga magulang nitong bagong paring ito, pati rin ang paring ito na ordinahan, si Father umiiyak din, binidyo ng kasama naming pare. "Huwag kikiyak ka." Sabi niya, "Puta, pinamang makarelate ka, king dadalanan na rin aliwa, miyawat miyawa ka." Kapag ka nakaka-relate ka sa pinagdaraanan ng iba, sa ayaw at sa gusto mo, madadala ka. Pag malungkot ang isang tao, nakita mo, malulungkot ka din. Kapag ka umiiyak ang isang tao, ako minsan pati ikaw, iiyak din. Nano ing nakatagkil king pilubluban mo? Ano ba yung nakakaantig ng kalooban mo? Number two, kailan yung huling pagkakataon o sandali na naantig ang puso mo? Sa galak, sa tuwa, sa saya, o kaya naman dahil may napasaya ka o may nagpasaya sa'yo, pupwede rin naawa ka, nahabag ka o nalungkot ka. When was the last time you felt that? Kamakailan lamang po, kung hindi ko nagkakamali, 2 linggo pa lamang po nakakaraan, tinawagan po ako ng isang officer, chapel pastoral council officer sa isang parokya. "Among, pasensya na po sa abala. Among, pwede po ba ninyong i-bless yung patay dito sa baryo namin? Kasi po ang parish priest namin," sabi sa akin itong officer na tumawag, "kasi po ang parish priest namin, wala po siya, wala po kaming makuhang pare. Kahit i-bless lang po, sana o kung pwede po kayong pagmisahan ang yumao, among. Kailan ba yung interment, kailan ba ililibing yung patay, kako?" Binigay niya sa akin yung petsa. "O sige, kako, i-bless ko siya o ipapagmisa ka na akong makanyan." Alam po ninyo, bago yung misa ko, noong nasa baryo na ako, pumunta na ako, pumasok na ako sa bahay ng mga namatayan, nakita ko
yung kabaong ng patay sa sala na tapos halos tabi na ng kusina tapos yung banyo. Maliit lang po talaga yung bahay. At makikita mo, mapapansin mo sa mga namatayan, yung namatay din, alam na alam mong kalunos-lunos yung sitwasyon, yung kalagayan nila. Mahirap sila. Kalulu-larugo. Alam po ninyo, ugali ko bilang pare. Halimbawang ibibless ko yung patay o bago yung misa, pupunta muna ako sa kabaong ng patay. And I will say a short prayer for the deceased. Nang nakita ko po yung mukha ng namatay sa kabaong, sa totoo lang, naawa ako, at hindi lamang po basta naawa. May konting galit na naramdaman ko sa puso ko. Bakit? Kasi yung pagkakaayos ng patay, parang walang respeto, walang awa sa kanya. Sorry to say this. Kung minsan po may mga funeraria, alam ninyo, dahil mahirap yung namatay, kung minsan kapag kaayusin yung namatay, para-bara lang. Kaya nga hindi mo lubos maiisip na bakit nila nagagawa ang ganyan. Wala na ba silang awa, respeto o galang man lang sa namatay? Hindi ko maatim sa kalooban ko yung nakita ko. So I celebrated the Holy Mass. After the celebration of the Holy Eucharist, tinawag ko po ng pansin yung pamilya, pati yung mga officers na tumulong sa akin sa Santa Misa. Ako sa kanila, alam po ba ninyo yung funerariang nag-service sa kapamilya ninyong yumao? Opo, among, sabi nila sa akin. Po, pwede po ba, kako? Kasi mahirap sila. Sabi ko sa mga officers na nandoon din, pakitulungan ang pamilya, pakiretouch naman yung mukha ng namatay, parang hindi nirespeto. Kako, dahil lang ba mahirap sila? Ganun na lamang ba, bara-bara yung pagkakaayos sa kanya? In other words, my dear friends, what I saw before my eyes are people who are not serious. Hindi focus ang funeraria sa patay, kung paano inayos yung patay. They seem to cater money more than respect and mercy. Yun yung naramdaman ko sa oras na yun. They seem to cater money more than respect and mercy. Imbes na malunos na o respeto deitang mete, yung funeraria, inaisip ko, penamdaman ko, bala mo mas after laketang panakitanda. Narinig po ninyong mga pagbasa natin from the book of Jeremiah hanggang sa gospel natin, isa lamang po ang puntong ipinapaabot ng ating ebanghelyo, pati na rin po ang mga pagbasa natin. First reading, responsorial psalm, and second reading ngayong linggong ito. Ano ang puntong ipinapaabot nito? Alam ng Diyos na mahabagin ang pangangailangan natin. Yun lang. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Di po ba sikat yung binasang responsorial psalm kanina? Kung minsan kapag halimbawang nakipaglamay tayo o kaya naman misa sa patay, palaging ito po ang responsorial psalm o salmong tugunan. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall. Sa kapampangan nga na, inginu yung pastol ko, nanupang kailangan ko. Hayaan po ninyong i-revise ko ng kaunti itong mga salita sa kapampangan. Palitan ko pong bagya, deting amano, ning dalita pakibat, king sarili kong pa mga mano. Naku kay kayo, inginu yung pastol ko, nanu pang kailangan ko, ingamanong sabyan ko, ingginuyang pastol tamo, bado nangan ing pamangailangan tamo. Ingginuyang pastol mo, bado na ing pamangailangan mo, ikang tao. And the challenge of the Lord Jesus Christ in today's gospel is this. Ang tunay na awa, dapat iyan ay dumadaloy nakikita sa mabuting gawa. Ing lunos, ing pakalulong kekang panamdaman, dapat takaglus siya yan, mayayakit niya yan,
kinmayap mong gagawan. Move with pity. Sabi ng ating Ebanghelyo, paalala lang po sa ating lahat. Lahat po tayo ay may mga kanya-kanyang pinagdadaanan. Totoo yan. Lahat tayo ay may mga kanya-kanyang pinagdadaanan. Pero sana lang, huwag naman nating kalimutan yung mga taong dapat tulungan na talaga namang nangangailangan. Na po, ating tangan pong kanya-kanyang dadalanan. Pero sana libutan na rin dadalanan tamo King Yan. Ano maningkay katamong dadalanan? Eh tala sana po kakalingwan susupan. Letang tune, mangay langan. Nakupin po kaya kayo, ing lunos kaya mo kabudisipan. May lunos ko, mamo. Kay batala na kang gewa. Ing lunos kaya mo kabud sa sabyan. Ing lunos kaya mo kabud panamdaman. Ing lunos may yakit ya, king gekang gagawan, king pami rapat tapat pinaman. Move with pity, ibig sabihin nito, kumilos ka. Move with pity, gumalaw ka. Move with pity, umaksyon. Ayon sa nararapat sa pagkakataon. Malay mo ang tao palang tinutulungan mo. Yan pala sa langit ang gate pass mo. Please all rise.